Sa ating unang clip, isang uploader sa TikTok ang nag-share ng kanyang house tour video. Go straight down into this, and then after a while, you know, it sucks that out and pumps it out. And then here's a shower. This is actually what we're using. It looks super sketch, but it's actually really, really nice. Don't tell Emily, but there was a spider in it. It's actually really nice. This is what we use until we fix the upstairs shower. And then the very open bathroom with a random phone there. So if, you know, I'm doing business, I can still do business. And then washer, dryer, this. And of course you got the bar. This is a work in progress thing. Hey, what the fuck? Kitang-kita natin na nagulat ang uploader. Narin mo yung yabag ng paa na patakbo papunta sa kanya. May nakuhanan pa siyang ibang event bukod pa sa naunang niyang in-upload. Panoorin po natin. May kung ano nagpipilit pumasok sa pinto. Ngunit paglabas niya, wala naman tao. Ano sa tingin niyo po? Totoo po kaya ito? O isa lang po itong hoax? Minsan, may mga pagkakataon na bigla na lang tayong mapapatingin sa isang lugar o bagay. At may mapapansin tayong kakaiba. Katulad nitong susunod po na clip. Isang laruan ang nasa ibabaw ng ref. Nang mapansin ang uploader na tila gumagalaw ang ulo nito ng marahan. Tignan nyo mabuti or you'll miss it. Si Eddie Mans ay nakatira sa room sa itaas sa isang lumang bahay. Napansin niya yung isang room sa baba na kanyang inupa ang kwarto. Ang kakaiba kasi dinggit na room. Wala nakakaalam kung paano pumunta rito. Kahit ang mga tenants nakatira ay hindi alam kung saan o paano makakapasok sa naturang kwarto. Paglipas ng ilang linggo, aksidenteng nadiskubre ni Eddie ang daanan papunta sa nasabing kwarto. Sa ilalim ng lababo, napansin ni Eddie na may butas at tila may daanan patungo sa misteryosong kwarto. Nag-decide si Eddie na videohan at tignan kung anong meron dito. Ngunit nagdalawang isip si Eddie. Sobrang na-creep out siya sa kanyang naramdaman. Sa tingin ko, buti na lang hindi siya tumuloy dahil ayon sa ibang mga nakatira sa bahay, minsan may nakikita silang nakatayo sa bintana ng misteryosong kwarto. Alam niyo po ba ang term na thalassophobia? Ito ay ang pagkakaroon ng sobrang takot sa malalim na tubig, katulad ng dagat. Kung ako ang tatanungin niyo, may magandang dahilan ba tayo dapat matakot sa ilalim ng dagat? Ang pinakamagandang example ay itong susunod na clip. Ang ating pong susunod na video ay tungkol sa magkasintahan na naglaro ng Ouija board sa kanilang tahanan. Hold on. Was that upstairs? Oh my god. Oh my god! No! Oh!
May mga narinig silang mga nabasag na gamit mula sa taas. Nung titignan na sana nila kung ano ito, maririnig na may isang nilalang na hindi nakikita na tumakbo pababa ng hagdan. Hindi dito nagtapos ang insidente. Etong sumunod na clip, nagising ang magkasintahan sa inyong isang doorbell. Go check, see if someone's at the door. Is anybody there? Shut and lock the door. There's no way somebody ran off that fast. Isang insidente pa uli ang talagang tumakot sa dalawa nang may narinig silang ingay galing sa kusina. Who's there? Oh my God! Holy shit! Payo ko sa inyo, mag-isip ng mabuti bago subukang maglaro ng Ouija board. Maraming paranormal investigators ang madalas kumukuha ng footage sa isang sementeryo. Tulad na lang ng susunod na clip. I heard something too. Hello? Shit, look, guys, look. Is that the tree? Oh shit. Right here, yeah. May napansin silang shadow malapit sa mga puno. Agad nila itong pinuntahan para imbestigahan. JT, got my back? Right back here. Yeah, come with me. Do you need a flashlight? Take my flashlight, I got my camera one. It was right over here. No, I thought it was a tree at first, but it freaking moved. Hello? Kung gusto niyo pang mapanood yung ibang investigation nila, punta lang kayo sa channel ni Time to Play TV. Isa pang paranormal investigator itong susunod na clip, na si Doc Micol. Makikita natin nag-explore siya ng isang abandonadong bahay. Throughout sa kanyang investigation, mayroon mga siyang naririnig na kakaiba at nararamdamang takot na para bang may nakamasid sa kanya. Oh. Huh?
Where? Hanggang mapansin niya ang isang pintuan na parang may nakatayo na tao. "이거라도 홀리면 안 될 것 같아. 홀리지만 너 지금 홀리려고 하고 있어. 틈 사이 누구예요? 누구세요? 문틈 사이에 누구 있잖아요. 누구세요? 누구세요? 문틈 사이에 저기 본 것 같은데. 문틈 사이에 누구예요? 방금 지나갔잖아요. 누구? 방금 문틈 사이에 누구 지나갔잖아요. 누구세요? Akala ng investigator na namalikmata lamang siya. Kaya pinagpatuloy niya ang kanyang investigasyon. Hanggang sa... onda onda kakayonda 'Yung ninyong mapanood ang buong investigation nito. Nicole, punta lang po kayo sa channel niya. Maraming salamat po. Please like and subscribe to my channel if you like our content. And until the next episode. Ciao.